Alas 4 ng hapon ang nagising ako mula sa pagkakaidlip. Kagagaling lang namin ni Iro sa school kanina. Sinamahan niya akong magpa-enroll. Eduk ang course ko at wala naman siyang tutol doon. Siya na daw ang bahala sa lahat. Sobrang saya ko dahil balik eskwela ulit ako isang buwan mula ngayon. Binalita ko rin sa GC namin ni Ana at Jody na balik eskwela na nga ako. At masayang masaya sila para sa akin. Sa Sabado ay pupunta sila dito sa bahay. Dinalaw din namin ulit si Lola at binalita ko rin sa kanya na mag-aaral na ako ulit. Sobrang saya niya at todo ang pasalamat kay Iro. Pagagaling namin sa bahay ni Lola ay dumiretso kami ni Iro sa Cacao Farm dahil kailangan niyang i-check ang mga produktong i-export ngayong araw. Paunti-unti tinuturuan na rin ako ni Iro. Kaya pag uwi namin ng bahay ay medyo sumakit ang ulo ko. Nabigla yata. Pagkakain namin ay hinilot pa ni Iro ang ulo ko hanggang sa makatulog ako. Napakunot ang noo ko nang habang pababa ng hagdan ay may naririnig akong mga tawanan. Pero ang nakaagaw ng pansin ko ay ang hagik-hik ng isang babae. Sa malaking bintanang salamin ay natanaw ko na may mga tao sa labas, sa may garden, at nakaupo sila sa tea table. Bisita siguro ni Iro. Gising ka na pala, iha. Masakit pa ba ang ulo mo? Teka, tatawagin ko si Iro. Sabi niya kasi itawagin ko siya kapag gising ka na. Anima ng June, nakalalabas lang ng kusina. Ay, hindi na po manang. Ako na lang po ang pupunta doon. O sige, ikaw ang bahala. Nagpa-deliver pala ng pizza at milk tea si Iro para merienda mo. Gusto mo ba initin kong pizza? Bigla akong nagutom sa sinabi ni Manang. Sige po, Manang. Sabi ko. O sige, mabilis lang ito. Yung milk tea nasa ref. Sinundan ko na si Manang sa kusina. Ininit na nga niya ang pizza. Ako naman ay kinuha ang milk tea sa ref. Agad kong tinusok ang straw at sumipsip. Nagpaalam muna ako kay Manang na lalabas at pupuntahan si Iro. Hindi pa man ako nakakalapit sa kanila ay nakita na ako ng isang lalaki. Sarge, mukhang gising na yata ang misis mo. Dinig kong sabi ng lalaking nakakita sa akin. Nagtingina naman sila sa akin. Si Iro ay mabilis na tumayo at lumapit sa akin. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pagtaas ng kilay ng babaeng katabi ni Iro kanina. Maganda ito at sopistikada ang dating dahil sa make-up. Gising ka na pala. Sabi ko kay Manang tawagin ako eh. At hinalikan ako sa noo sabay hapit sa bewang ko. Nahiya naman ako dahil nakatingin sa amin ang tatlo niyang bisita. Ang sabi ko kay Manang, ako na lang ang pupunta sa'yo. Ngumiti siya. Masakit pa ba ang ulo mo? Umiling ako. Hindi na. Nakatulog na ako eh. At saka masarap yung milk tea. Nakangiting sabi ko at itinaas pa ang hawak na milk tea. Natawa naman siya. Mabuti naman at ayos ka na. Halika, ipapakilala kita sa mga kasamahan ko sa trabaho. Hapit-hapit niya ako sa bewang at inakay papalapit sa mga bisita niya. Na mga kasamahan pala niya sa trabaho. Tumayo naman ang dalawang lalaki. Pero ang babae ay dumekwatro pa habang nakataas pa rin ang kilay. Sa itsura niya ay masasabi kong parang hindi niya ako gusto. Guys, I want you to meet my wife, Chloe. Pagpapakilala ni Iro sa akin. Baby, mga kasamahan ko sa trabaho. This is Ross. Pagpapakilala niya sa isang lalaki na may ngiti sa labi. Nilahad nito ang palad at tinanggap ko naman. This is Alan. Ang isang lalaki naman ang pinakilala niya na may army cut ang buhok at may pilyong ngiti sa labi. Nilahad din nito ang palad at tinanggap ko naman. And this is Maurice, ang sekretary ni Mayor Ibarra na boss ko. Pagpapakilala naman niya sa babaeng nakaupo pa rin at hindi nag-abalang tumayo. Tipid lang itong ngumiti at kumaway, sabay halukip-kip. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ni Iro. Sa wakas nakilala din namin ang misteryosang misis ni Sarge. Ang ganda-ganda mo pala, Miss Chloe. Sambit ng lalaking nagangalang Alan, natitig na titig sa akin. Pero nagulat ako nang batukan ito ng katabing lalaki na nagangalang Ross. Huwag mong pakatitigan ang asawa ni Sarge. Matakot sa'yo yan, baka barilin ka ni Sarge. Nahiya naman ako sa sinabi nila
at napakapit ako sa braso ni Iro. Mukhang natatakot naman si Alan at nakangiwing tumingin kay Iro. Don't take it seriously, Sarge. Nagagandahan lang ako sa asawa mo. Crush mo ang asawa ko? Biglang tanong ni Iro. Hindi ko naman alam kung galit siya o ano, dahil sa tono ng boses niya. Yan, yari ka ngayon. Maling sagot mo, mababanatan ka ni Sarge. Pang-aasar pa ni Ross. Uy, hindi ah. Nagagandahan lang talaga ako, Sarge. Ito kasi? Buwelta ni Alan kay Ross. Natawa ng tawa. Inakbayan naman ako ni Iro. Dapat lang. Dahil lang kay Hiroshi Vargas ay kay Hiroshi lang. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Parang batang pangaral niya sa dalawa. Yes, boss. Sabay na sagot ng dalawa at sumaludo pa. Ang OA mo na, Iro, ha? Sabat naman ng babaeng Maris ang pangalan. Napalingon kaming lahat sa kanya. Inirapan niya kami. Walang OA sa sinabi ko, Maris. Pinoprotektahan ko lang ang akin. Napalingon naman ako kay Iro. Seryoso ang mukha niyang nakatingin sa babae. Natahimik naman ang dalawang lalaki. Tumikhim ako. Iro, sa loob muna ako. Baka tapos nang initin ni Manang yung pizza. Kayo ba? Gusto niyo ng pizza? Alok ko sa dalawang lalaki. Hindi ko na inalok yung babae dahil mukhang hindi maganda ang mood. Hindi na, Miss Chloe. Kakamerienda lang namin. Tanggi ni Ross at Alan. Okay, ikaw, Iro. Baling ko kay Iro, na nakatingin pala sa akin. Ngumiti siya. Mamaya na ako. Sige, pasok na muna ako. Paalam ko sa kanya at sa mga naroon. Pagpasok ko ng kusina ay nakahain na sa plato ang tatlong slice ng pizza. Kinuha ko ito at dinala sa sala. Sa sala na lang ako kakain habang nanonood. Kinawayan ko pa si Iro nang masilip ko siya sa bintana. Kumaway at ngumiti din siya sa akin. Hahayaan ko muna siya sa mga bisita niya. Lumipas pa ang ilang mga oras. Hanggang sa dumilim na ay nandito pa rin ang mga bisita ni Iro. Nagiinuman kasi sila. Nagpaalam naman sa akin si Iro at sabi niya hindi siya maglalasing. Wala namang problema sa akin. Nakapagluto naman si Manang ng pagkain bago umuwi. Hindi pa ako kumakain dahil gusto ko sabay na kami ni Iro. Kahit na anong pilit niyang mauna na ako. Napapansin ko namang panay ang silip niya sa akin sa bintana at sumesenyas kung may kailangan ba ako. Napapangiti na lang tuloy ako dahil kahit may ibang tao sa paligid niya ay hindi pa rin niya ako kinakalimutan. Hanggang sa pumatak na ang alas 8 at nagpasyahan nang umuwi ang mga bisita niya. Sinilip pa ako nila Ross at Alan para magpaalam sa akin. Tumayo na ako at lumabas para ihatid sila sa gate. Pero agad kong napansin si Maris na nakahawak na sa braso ni Iro. At parang may binubulong. Nakikita ko namang tinatanggal ni Iro ang kamay niya. Pero kapit ng kapit ang babae. Nagsalubong na ang kilay ko. Nang idikit pa ni Maris ang katawan niya kay Iro. Lumapit na ako sa kanila. Pumasok ka na kasi, Iro. Ang lungkot sa munisipyo kapag wala ka eh. Ungot ni Maris. Hindi ko alam kung lasing na ba siya o ganun lang siya magsalita. Nakalib ako, Maris. Dalawat kalahating linggo pa bago matapos ang leave ko. Sabi ni Iro. At muling tinanggal ang kamay ng babae. Bakit naman kasi naglib-lib ka pa? Hindi mo naman kailangan yan eh. Angal ng babae. Napasimangot na ako. Parang may kumukurot sa puso ko habang pinagmamasdan ko silang dalawa. May asawa na ako, Maris. At bukod sa trabaho ay priority ko rin ang asawa ko. Kaya ako nag-leave. May diing sabi ni Iro. Narinig ko namang may tumikhim sa likuran ko. Yung dalawa pala na nakatingin rin kina Iro at Maris. Huwag ka sanang mag-isip sa kanila ng hindi maganda, Miss Chloe. Magkatrabaho lang sila. Tila nagpapaliwanag na sabi ni Ross. At saka, kahit patay na patay at inaakit ni Maris si Sarge, ay never pinatulan ni Sarge yan dahil hindi niya type. Sigunda pa ni Alan. Siniko naman siya ni Ross. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Ay, hindi ba? Sorry, nadulas lang. Nakainom.
Tumikim naman ng malakas si Rose. Ah, Sarge, alis na kami. Tara na, Maris. Malakas na boses na sabi ni Rose. Lumingon naman sa amin ang dalawa. Mukhang nagulat pa si Iro nang makita ako. Mabilis siyang dumistansya kay Maris. Pasimpleng inirapan ko naman siya. Lumapit naman siya sa akin at inakbayan ako. Bakit lumabas ka pa? Iahatid ko sana ang mga bisita mo eh. Kaso iba ang nakita ko. Hindi ko napigilang ibulalas. Kumamot naman siya ng ulo. Hinatid na namin sa labas ng gate ang tatlong bisita niya. Mukhang lasing na nga si Maris. Dahil medyo sumusuray na ang lakad nito. At inalalayan lang ni Rose. Pero kahit na, hindi pa rin excuse yon na hawak-hawakan at dikit-dikitan niya si Iro. Lalo pa't alam niyang may asawa na. Naalala kong sinabi ni Alan, may gusto si Maris kay Iro, pero wala namang gusto si Iro dito. Gayun pa man ay hindi pa rin maalis ang inis ko. Kaya pumasok kami sa loob ng bahay na nakasimangot ako, at mukhang nahalata yun ni Iro, dahil hindi ko siya kinakausap. Nagugutom ka na ba? Maghahain na ako. Malumanay niyang sabi. Nakainom siya pero hindi naman lasing. Ako na lang. Malamig kong sabi at dire-diretsyong pumasok sa kusina. Naramdaman ko namang sumunod siya sa akin. Chloe, tawag niya sa akin. Mula sa pagsasandok ng kanin ay nilingon ko siya. Bakit? Galit ka ba? Parang nananantiyang tanong niya. Nilapag ko muna ang bandehadong may kanin sa lamesa at binalingan siya. Hindi, naiinis lang. Diretsyong sabi ko, napaawang ang labi niya. Naiinis ka sa akin? Hindi, dun kay Maris. Alam naman niyang may asawa ka hawak ng hawak at dikit ng dikit pa rin sa'yo. Kulang na lang yumakap pa siya. Sabi ko sabay irap sa kanya. Mukhang nagulat naman siya sa sinabi ko. Kumagat labi siya sabay hima sa batok at lumapit sa akin. Inabot niya ang pisngi ko at masuyong hinaplos. Nagsiselos ka ba? Paanas na tanong niya. Titig na titig siya sa akin. Napalunok naman ako kasabay ng mabilis na pagpintig ng puso ko. Oo, kasi ayokong may ibang babae nga hawak at didikit sa'yo. Gusto ko ako lang. Asawa na kita eh. Walang pasakaling sagot ko. Sinasabi ko lang kung ano ang nararamdaman ko. Nahigit kong hininga nang bigla niya akong siilin ng halik at hapitin ng bewang. Tinugon ko naman ang malalim na halik niya. Nalalasahan ko pang pait ng beer sa bibig niya. Habol naman ang hininga nang maghiwalay ang mga labi namin. Pinagdikit niya ang mga noo namin. Bahagya na akong nakatingkayad dahil sa taas niya. Nakalapat ang kamay ko sa dibdib niya. Damang-dama ko ang lakas ng kalabog ng dibdib niya, kagaya ng sa akin. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko ngayon, Chloe. Namamaos ang boses na sabi niya. Ano bang nararamdaman mo? Hindi ko maipaliwanag. Parang nalulunod ang puso ko. Parang hindi na ako makahinga. Nag-alala naman ako at nataranta sa sinabi niya. Ha? Hindi ka makahinga? Inaatake ka sa puso? Sunod-sunod na tanong ko. Hinimas-himas ko pa ang dibdib niya. Kaya siguro ang lakas ng kalabog. Ngunit napatdalang ako nang malakas siyang tumawa at niyakap ako. Clueless ko lang siyang tiningnan. Akala ko ba hindi siya makahinga? Uy, Iro! Bakit ka tumatawa? Okay ka lang? Pinupog niya ako ng halik sa mukha. Ayos na ayos lang ako, misis. Nilayo ko naman ang mukha ko sa kanya at sinuri siya. Sigurado ka? Mahinang tumawa siya. Ayos na ayos lang ako, misis ko. Basta lagi ka lang sa tabi ko, Magaang pinisil pa niya ang pisngi ko. Saan pa ba ako pupunta kundi dito lang naman? Sabi mo nga mag-asawa tayo kaya kung nasaan ka nandun ako. Ngumiti siya. Tama yan, misis ko. Muli niya akong kinintala ng mabilis na halik sa labi. Kumain na tayo bago ikaw pang kainin ko. Otomatikong nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Umagang umaga pa lang ay malambing na agad ng gising ni Iro. Inikot ko naman ang mga braso ko sa batok niya
at hinalikan siya sa lobby. Magaan lang. Ngumiti naman siya. Muli ko siyang hinalikan at hinayaan niya lang ako. Hinaplos kong medyo makapal na niyang balbas. Gustong gusto kong haplusin ito. Kahit nakikiliti ako kapag tumutusok sa leeg ko. Gusto mo bang mag-shave ako? Tanong niya sa pagitan ng pagpatako ng halik sa nguso niya. Umiling naman ako. Ayoko. Hindi pa naman masyadong makapal eh. Ngumiti siya. You like it, ha? Nanunuksong tanong niya. Tumangutango naman ako. Lahat naman sa kanya ay gusto ko. Bago kami lumabas ng kwarto ay uminom muna ako ng pills. Pinagpipills niya ako para hindi agad ako mabuntis. Kasi nga mag-aaral pa ako. Pero kung sakaling may mabuo ay ayos lang naman. Inayos ko pa ang kwelyo ng suot niya bago siya sumakay ng sasakyan niya. Habang siya ay nakahawak sa bewang ko at ngiting-ngiti. Mag-iingat ka ha? Bilin ko sa kanya. Yes, boss. Nakangiting sabi niya. Napanguso naman ako. Sige na, sakay ka na. Wala bang goodbye kiss? Ngumuso pa siya. Humawak naman ako sa balikat niya at tumingkayad sabay dampi ng halik sa nguso niya. Sarap naman ang lambing ng misis ko. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. May gusto ka bang pasalubong pag uwi ko? Bibilhin ko. Tanong niya. Nag-isip naman ako. Gusto ko ng egg pie. Ubos na kasi yung nasa rep eh. Ako lang naman ang nakaubos. Ano pa? Tanong niya na titig sa akin. Wala na. Basta umuwi ka lang ng ligtas at huwag masyadong magpagabi. Sabi ko. Ngumiti siya at sumaludo pa sa akin. Areglado, boss. Natawa na lang ako sa ginawa niya. Sige na nga, umalis ka na. Pagtataboy ko sa kanya, tinulak-tulak ko pa siya. Pero dahil malaki siya ay hindi man lang siya natinag. Heto na, aalis na. Sabi niya. Pero kinabig pa ang bato ko at muli akong siniil ng halik. Bago ko pa siya paluin sa braso ay mabilis na siyang sumakay sa sasakyan. Nakita ko pang tatawa-tawa pa siya. Hinirapan ko na lang siya pero ang totoo ay kinikilig ako. Hanggang sa makaalis na ang sasakyan at maisarado ko na ang gate ay nangingiti pa rin ako. Alam ko sa sarili ko, hulog na hulog ako sa asawa ko. Pagkalak ko ng gate ay nakita ko pa si Manang June na nagsasampay ng basahan. Nangingiti din siyang nakatingin sa akin. Mukhang nakita niyang lambingan namin ni Iro. Nag-init ang pisngi ko. Lumapit na lang ako sa kanya at tinulungan siya sa pagsasampay. Mamaya ay magpapatulong pa ako sa kanya magluto ng kakainin para kina Ana at Jody. Napupunta dito sa bahay. Hiroshi. Kamusta SP01 Amado Villegas? Bati ko sa kaibigan at dati kong kaiskwela. Heto, buhay na buhay pa rin, Sarge. Nakangising sabi niya. Nginisian ko rin siya. Nag-peace bomb muna kami bago umupo. Kasunod nun ay ang paglapit ng isang staff ng coffee shop. Umorder kami ng tig-isang kape. Kamusta ang pagmamanman? Tanong ko at humigop ng mainit na kape. Nilapag naman niya sa platito ang tasa niya at sumandal sa upuan at dumikwatro. So far, so good. Malapit ko nang makumpleto ang ebidensya. Kaunting kaunti na lang pare. Sabi niya. Nilapag ko ang tasa sa platito at sumandal din sa upuan. Mabuti naman kung ganun. Dahil kating-kating ako na maaresto ang mga hayop na yun. Nangangalit ang ngiping sabi ko. Kaunting tiis na lang pare. Kung ako lang ang masusunod ay gusto kong pagpuputukan na lang isa-isang mga hayop. Pero ayokong ilagay sa kamay ko ang batas. Lalo na at may asawa na ako ngayon. Hanggang ngayon ay kumukulo pa rin ang dugo ko sa ginawa nila sa asawa ko. Nakapagkit pa rin sa isip kong mukha ni Chloe. Natakot na takot sa mga hayop na yun. At wala yung kapatawaran. Kaya bago pa sila may mabiktima pang iba, ay dapat nang mahuli sila at makulong para pagdusahan ang ginawa nila. Ang gusto ko ay makulong sila habang buhay. Pero hindi yun ganun kadali. Dahil may kapit ang matandang si Tano sa presinto, ang hepe at ilang mga tiwaling pulis. Kaya hindi ito basta-basta nahuhuli at nakukulong. At kaya rin humingi na ako ng tulong sa kaibigan kong pulis na nasa harapan ko ngayon.
mula sa kabilang bayan ay nagpalipat siya dito para umpisahang mangalap ng ebidensya laban sa mga kasamahan niya sa loob. Ang hinala pa niya ay kasabwat din ng mayor ng bayang ito. Sigurado ka ba dyan? Kunot noong tanong ko. Mula sa jacket ay nilabas niya ang isang maliit na brown envelope at nilapag sa lamesa. Dinampot ko naman ito at binuksan. Mga larawan ng laman. Kuha ni Mayor Diego Esver at Chief Police Inspector Jose Ampatin. Magkasama sila sa isang beer house at mukhang masayang nagiinuman. Napailing na lang ako. Naturingang mga may katungkulan pero lantaran kong gumawa ng mga labag sa batas. Ang sunod na larawan ay magkasama pa rin ang dalawa pero kasama na nila ang matandang si Tano. Para silang nasa isang bahay. Sa background ng pictures ay may nakita pa akong mga babae. Bumuntong hininga ko at binalik ang larawan sa envelope. Malaking ebidensya to at kailangang ingatan. Sinukso ko ito sa loob ng jacket. Kinausap ko na rin si Vice Mayor Restituto. Maging siya ay naghihinala rin sa mayor. Hindi lang siya makagalaw dahil laging may sumusunod sa kanya. Mukhang pinababantayan din siya ng mayor. Naniniguro siguro na hindi siya gagawa ng hakbang laban sa kanila. Mautak ang mayor na yun, kaya kailangan nating mag-ingat. Handa naman si Vice na makipagtulungan sa atin, pero sa sekretong paraan lang. Ang swerte niya, dahil sa oras na masakote ang mayor, ay siya na ang hahalili. Ngingising-ngising sabi ni Amado. Tumangutango naman ako. Mas ikaw ang kailangan mag-ingat pare, dahil malapit ka sa kanila. Kahit papano ay nag-aalala din naman ako dito sa kaibigan ko. Hindi nila ako kaya, alam mo yan. Nag-iisip pa lang sila nagawa ko na. Kilala mo ko pare. Ngumisi naman ako. Oo nga pala. Advan siya lagi mag-isip. Kilalang matinik na pulis sa kabilang bayan. Pero laking pasaramat ko pa rin sa kanya. Dahil hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako. Hindi kasi ako mapalagay. Hanggang nasa labas pa at nagpapagala-galang mga hayop na yun, ay nasa bingit pa rin ang panganib si Chloe. At hindi pwedeng wala akong gawin. Uunahan ko na sila bago pa nila ako maunahan. So kailan ko naman pwedeng makilala ang asawa mo? Untag ni Amado sa akin. Tiningnan ko siya at tinaasan ko siya ng kilay. Bakit? Interesado ka? Ngumisi siya. Siyempre. Siya ang dahilan kung bakit natin ginagawa to. Hindi mo na siya kailangang makilala. Damot mo naman. Di mo na nga ako inimbitahan sa kasal mo eh. Sigurado kapag nalaman ng mga bugoy na kinasal ka na magtatampong mga yun. Dahil hindi mo rin sila inimbita. Pangungonsensya niya sa akin. Sa kasal namin sa simbahan, imbitado kayong lahat. Kaya wag mo na akong konsensyahin dyan. Lumawak naman ang ngiti niya. Walang duda, seryoso ka na nga sa pag-aasawa. Mas lalo tuloy akong na-curious makita ang itsura ng asawa mo. Baka pwedeng makita kahit picture lang. Hirit pa niya. Hindi pwede. Mamaya magka-crush ka pa sa asawa ko eh. Dati kasi nung nag-aaral pa kami ay madalas ang crush ko ay crush din niya. Hindi naman big deal sa amin yun. Basta alam lang namin ang limitasyon para hindi pamula ng hindi pagkakaintindihan. Kaya nga imbis na sa bahay dapat kami magkikita ngayon ay pinasya kong dito na lang sa labas. Mahirap na magkakrush pa siya kay Chloe. Crush na nga ni Alan, dadagdag pa siya. Eh ano naman, crush lang naman. May himig birong sabi niya. Pero hindi ako natuwa kaya sinamaan ko siya ng tingin at ikinatawa niya ng malakas. Napalingon tuloy sa amin ang mga customer sa loob ng coffee shop. Itsura mo pare, parang gusto mo na akong barilin ah. Tatawa-tawang sabi niya. Talagang mababaril kita. Tumawa uli siya. Napailing-iling na lang ako. Kahit kailan talaga malakas mang asar ito. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay naghiwalay na kami ng landas. Siya ay uuwi sa kabilang bayan dahil day off niya naman. Ako naman ay dediretso ng farm. Pero dadaanan ko muna ang egg pie na pinabibili ng malambing kong asawa dahil baka maubusan ako. Sa gitna ng biyahe ay napapangiti na lang ako sa tuwing sasagi sa isip ko si Chloe. Nagiinit naman ako sa tuwing babalik-balikan ko sa isip ang maiinit na sandaling pinagsaluhan namin. Kung paano siya tumugon sa mga halik ko. Kung paano niya sambitin ang pangalan ko.
Shucks. Mura ko nang sumikip ang pantalon ko. Naipilig ko ang ulo para paalisin sa aking isip ang mga bagay na yun. Dahil baka mabangga pa ako nang wala sa oras. Nag-concentrate na lang ako sa pagdadrive. 5:30 na ako nakauwi ng bahay. Muntik ko pang makalimutan ang egg pie sa opisina sa farm, kaya binalikan ko pa. Hindi pa man ako nakakababa ng sasakyan ay sinalubong na ako ni Chloe ng may ngiti sa labi. Hays, kaya ang sarap umuwi dahil ganito ang maaabutan ko. Ang aga mo ah, untag niya sa akin. Dinukuan ko naman siya at kinintala ng halik sa labi. Sabi ko naman sa'yo hindi ako gagabihin, di ba? Oo nga, pero akala ko mamaya ka pa eh. Inabot ko sa kanya ang 2 box ng egg pie. Kinuha naman niya ito sabay halik sa pisngi ko. Salamat. Pasok ka na sa loob, ako nang magsasara ng gate. Presinta niya. Hindi, ako na. Ikaw na lang ang pumasok sa loob. Sabi ko at pinuntahan na ang bukas na gate para isarado. Pagbalik ko ay nasa porch pa rin siya. At hinihintay ako. Magkahawak kamay kaming pumasok sa loob. Binati ako ng 2 niyang kaibigan. May nanunukso silang ngiti at tingin kay Chloe. Napangisi na lang ako. Nakipagkwentuhan na rin ako sa kanila. Sa umpisa ay halatang naiilang pa sila pero sa kalaunan ay naging komportable na sila sa pakikipagbiruan. Natutuwa nga ako dahil kinikwento nila ang tungkol kay Chloe noong mga bata pa sila. Kaso ang asawa ko mukhang hindi natutuwa. Panay ang saway niya sa 2 at kurot. Hanggang sa magpaalam ng umuwi ang 2 ay hindi pa rin nila tinatantanan ng pang-aasar si Chloe. Pulang-pula na tuloy ang mukha niya. Tuwang-tuwa ka naman, sita niya sa akin, sabay irap ng pabalik na kami sa bahay. Hinintay pa kasi namin na makasakay ng tricycle ang mga kaibigan niya. Nagpresenta na nga ako na ihatid pero tumanggi naman. Dahil malapit lang naman daw ang bahay nila. Sa kabilang barangay lang naman. Natawa naman ako sa paninita niya at inakbayan siya. Natutuwa lang ako sa mga kaibigan mo. Para kayong mga bata. Eh mga bata pa naman talaga kami. Nilagay kong isang daliri sa labi niya. Oops! Alam ko na ang susunod mong sasabihin. Huwag mo nang ituloy. Mandadamay ka na naman ang edad ko. Nginisian niya ako at tinanggal ang braso kong nakaakbay sa balikat niya. Napakunot noon naman ako. Bata pa naman talaga kami. Ikaw Thunders na. Sabi niya sabay karipas ng takbo papasok ng bahay. Namaywang naman ako at napakagat labi habang sinusundan siya ng tingin. Ah, ganun, Thunders pala ha? Yari ka ngayon sa akin. Malalaki ang hakbang na pumasok ako sa loob. Naabutan ko pa siyang paakyat ng hagdan. Nang makita niya ako, ibinilisan niyang pag-akyat. Malalaki ang hakbang na sinundan ko siya paakyat ng hagdan. Tumili naman siya nang makita ako sa likuran niya. Napangisi ako. Mukhang gustong makipaglaro ng habulan ng asawa ko ah. Wala na kayang katapusan ng ligaya ng pagsasama nila? O may haharapin na naman silang problema? Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Sana ay muli niyong subaybayan ang susunod na yugto ng love story na ito. Maraming salamat!